So, sa pag-convert ng azimuth sa bearing, so, ang una natin gagawin, so, naaalala pa ba? Ang Cartesian plane. So, sa Cartesian plane, meron tayong apat na quadrants. So, ano tong una? Ito yung first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. So, review lang muna tayo. Ano bang sign sa first quadrant? Review lang. Positive. Positive. So, ano nga ba to? Ito ay x-axis. So, itong vertical, y-axis. So, sa positive, positive. So, positive ang x, positive ang y. Sa second quadrant, sino ang negative? So, si x at positive y. So, sa third quadrant, negative, negative. Negative x, negative y. Tapos dito sa last, positive x, negative y. So, review lang yun. Balikan natin si azimuth at si bearing. Ano nga ba ulit si azimuth? Si azimuth ay clockwise direction from 0 to 360. Si bearing may direction from north, from south, maalin kung saan siya papunta, west or east, less than 90 degrees. So, try natin. So, sa Philippines, ang orientation ng south, lagay muna natin yung direction. So, yung taas, yung positive y, ay north. Negative y, ay south. Oh, baka malito kayo dito. Lagi niyong tatandaan ang W. So, ito yung tama. Pag iw, mali. So, mali pag iw. So, sa left side, west. Sa right side ay east. Or yung si positive, x. So, mag-try tayo ng So, review lang natin ha. Ano nga ulit si azimuth? So, siya, ang ikot niya ay clockwise. Clockwise direction. Ang start niya ay 0. Ang south, 0. Ang orientation ng Philippines ay, ang south niya ay 0 degree. So, ayan. Ang ikot natin ay clockwise. 0 to 360. So, si bearing naman, okay, wait lang. So, si bearing naman, ay di ba lagi magsisimula kay north? Laging magsisimula kay south. So, ang gagawin nyo, sige, mag-try tayo ng isang example. So, ang azimuth natin, number 1, ay 36 degrees, 27 minutes. So, diba ang south, laging sa south, magsisimula 0 degree. Ikot clockwise, clockwise direction. So, ikutan natin tong 36 degrees, 27 minutes. So, simula south, di ba ang kalhati ng 90 ay 45? So, mga dito lang yan. So, dahil lumikot ka, dito yung direction niya.
So, itong angle na to, yung 36 degrees, 27 minutes. Yun yung azimuth. So, how about, ano siya sa bearing? So, ganito lang yung pinakamadali. Diba, meron tayong first quadrant, second quadrant, third quadrant, and lastly, ay fourth quadrant. So, tingnan nyo lang kung saan siya nakapaloob. O, halimbawa, itong si 36 degrees, 27 minutes, ay sa third quadrant. So, sino ba ang mga direction na naandun? Si south at si west. So, sulat nyo lang. South, west. Tapos, yung last nating analyzation, si bearing ay laging nagsisimula kay north o kaya naman ay kay south. Tapos, kung saan siya papunta? Kay west ba o kay east? So, dahil nakuha na natin yung direction, third quadrant, south, west. So, simula south. So, simula daw south ay 36, 27. So, as is na yan. South, 36 degrees, 27 minutes. So, yan na yung sagot. So, try tayo ng kasunod. Number 2. Ang number 2 natin ay azimuth pa rin tayo, ha? 94 degrees, 30 minutes. O, paano naman dyan? Azimuth yan. So, ang ikot natin ulit from south, o, 0. Ikutan natin. O, south, o, simula dito sa south. So, ito ay 90 na. So, yung ikot natin ay 90 na. Ay 94 degrees, 30 minutes. So, mga nandito lang yan. So, yun na yun. So, itong ikot natin na to ay 94 degrees, 30 minutes. So, sa pag-analyze ng bearing, nasang quadrant na siya? Diba laging nagsisimula kay north? Laging nagsisimula kay south? Depende na lang kung saan siya papunta. Pakanan ba o pakaliwa? So, dito, saan kayo nag-i-start? Ano pa yung isang tatandaan pag sa bearing? Hindi siya lalampas ng 90 degrees. So, hindi ito yon. Hindi siya third quadrant. So, mag-start tayo sa north. Papuntang west. So, ito yung angle na hahanapin natin para sa ating bearing. So, yung pinakamadaling way, saan ba siya pumatak na quadrant? Second. Ano yung mga direction na nandun? North and west. North, blank, west. So, ano yung blank na yon? Paano natin kukunin yung angle na nandito? So, kung matatandaan nyo, sa trigon nyo, ang straight ay 180 degrees. So, siya, di ba ito yung south? Ito yung north. Dahil straight yan, ang angle niya ay 180 degrees. Anong kalhati? So, tig 90 yan. 90 degrees. Ang ikot natin ay 94 degrees, 30 minutes. So, meron pa ditong natitira. Kompletuhin lang natin. North, blank, west. Saan ni mama minus? Ganun lang kasimple. 180 minus 94 degrees, 30 minutes. So, ilan yan? 180 degrees minus 94 degrees, 30 minutes. So, ang sagot ay 85 degrees, 30 minutes. So, yun na yun. 85
degrees, 30 minutes. Bakit? Ulitin ko. Kasi sa bearing, lagi siyang nagsisimula sa north o kaya naman ay sa south. So, si azimuth ay 0 hanggang 360. Lampas 90 ba si azimuth? Yes. Lampas ba 180? Yes. Lampas ba sa 270? Yes. Basta lampas yon, azimuth yon. Bearing, wala. Hindi siya lalampas ng 90 degrees. So, kapag lumampas na siya, determine nyo lang kung nasaan. O, tulad nito, straight angle, andito siya, 94 degrees, 30 minutes, may natitira. So, ito si bearing. Tapos, tingnan nyo na lang kung saan siya nakapaloob, north, west. So, ganito, tandaan lang natin ha, for review, sa angles, si south ay 0 o kaya 360 degrees. Si west ay 90 degrees. Bakit? South, 0. So, from south, 0 degree, pagpunta mo dito, 90 na. Hindi dyan. Dito lang. Dito lang sa negative x. So, pagpunta mo dito, siya ay right angle, kaya 90 degrees. So, si north ay 180. Bakit? Kasi another 90 degrees. Si east, ano si east? 270. Bakit? Kasi si north 180 plus another 90 degrees. Kasi right angle yan. So, bawat quadrants, siya ay 90 degrees. Tapos, yung lahat, dito balik tayo, kaya 360. Another 90 degrees. So, next natin. Ulitin natin. North, south, which is 0. West, east. Ilagay natin, 0. 90 degrees. West, another 90, 180. Another 90, 270. Another 90, 360, or 0. So, next example natin, yun pa din. Azimuth ay 253 degrees 16 minutes. Bilang ulit tayo. South, 0 degree. Next, another 90, west. North, 180. So, dito nyo na, kumbaga, pakiramdaman nyo na, 180 na. Tapos, ito ay 270. Ibig sabihin, nandito siya sa parte na to. So, 253, mga nandito yan. Bakit? Excuse me. So, start tayo. South, o ikot tayo. 90, 180, 253, 16 minutes. Ano nga ba ulit si bearing? Si bearing, saan siya tumapat? Saan nakapaloob yung angle natin na direction? North, east. Sulat nyo lang, north, east. Ano yung angle? Diba lagi yung nagsisimula kay north o kaya kay south? Since siya ay nasa first quadrant o north. Saan? Papunta siya saan? Kaliwa ba o sa kanan? Obvious naman, nasa kanan, kaya siya ay east.
So, kunin lang natin yung angle na to. So, ito na yun. So, saan natin siya ima-minus? Ima-minus natin siya kay 180. So, 253 degrees, 16 minutes, minus 180 degrees. Bakit? Kasi, diba ito yung hinahanap natin? Ito yung angle na hinahanap natin for bearing. Ang kaputon niya ay 180 degrees. Bakit? Kasi siya ay straight angle. So, kaya yun yung minus 253, 16 minutes, minus 180. So, 253, 16, minus 180, 73 degrees, 16 minutes. So, fill up lang natin. North, 73 degrees, 16 minutes. O, yung last na example natin for bearing and azimuth ay 301 degrees, 35 minutes. Ano ulit gagawin? So, from south, ikot ka lang. Clockwise direction. O, lakihan ko na. O, 0. Daan ka kay 90. Daan ka kay 180. Siya ay 301. Kaya lampas siya ng 270. So, mga nandito yan. Alin yung hinahanap natin na angle for bearing? Ulitin natin. Review lang. Siya, si bearing ay laging galing kay north at kay south. So, saan siya nakapaloob na quadrant? 1, 2, 3, 4. So, siya ay, anong merong direction dito? So, obviously, southeast. So, lagay lang natin. Dito na lang. South, blank, east. So, saan natin siya ima-minus? Saan? Sa tingin nyo? Diba ito si 301? So, malaking ikot. Meron ditong natitira. Ito yung natitira niya. So, since yung natitira ay galing kay south, papunta kay east, yun na yung sagot natin. So, i-minus lang na, 360. O, 360 minus ito. Compute natin. 360 degrees minus 301 degrees 35 minutes. Ang sagot ay 58 degrees 25 minutes. So, ganun lang. South, 58 degrees 25 minutes.